You want more? Gusto niyo pang sumayaw yung mascot natin? Sigaw ng host ng birthday party na yun. Yes! Sabay-sabay na sigaw naman ang mga batang nananabik na muling makita na umindak ang mascot na yun. Okay, hello Kitty! Show us your moves! Sambit pa ng host. Hindi naman nagpaawat ang mascot na yun at talaga namang todo bigay sa pagsasayaw at pag-indak, kasabay ng masayang tugtog. Panay naman ang tawanan ng mga bisita. Tuwang-tuwa sila habang pinapanood ang mascot sa ginagawa nito. Pagkatapos ng party na yon ay nagtungo na sa likod ng entablado ang mascot. Katulong ang kaibigan nito ay tinanggal niya ang suot na malaking ulo ng Hello Kitty mascot at saka hinubad ang makapal na tela. Nagsisilbing katawan ng mascot na suot nito. Pagkahubad na pagkahubad ng mascot ay isang babae ang nasa ilalim nito. Isang maganda, simple at murenang dalaga. Si Hennessy. Kabog na kabog na naman yung performance mo, Mare, ah. Bungad ni Feli. Hay, ang init eh. Akala ko masusuffocate na naman ako eh. Siyempre, kailangan ibigay natin yung best natin, diba? Para may umulit pa. Sambit naman ang pawis na si Hennessy. Si Hennessy ay empleyado ng Serena Party Management Group, isang event company kung saan sila ay nagpo-provide ng mga party needs sa mga celebrations tulad ng birthdays, anniversaries, reunion, company occasions at iba pa. Kabilang nga sa mga serbisyong binibigay nila especially sa mga kids' birthdays ay ang mascot, appearance and performance. At yun nga ang trabaho ni Hennessy. Isa siyang mascot girl. Marami nga ang nagtataka kung bakit isang babae nga ang nasa loob ng mascot na yun. Kadalasan kasi ay lalaki ang nagpe-perform sa loob ng mascot figures. Ngunit dahil sa galing, pagiging energetic at bubbly ni Hennessy, ay siya ang naging paborito ng kumpanya na isa lang sa mga birthday parties. Mas maraming bata kasi ang natutuwa sa pagsayaw at pag-i-entertain niya. Hindi naman alintana ni Hennessy ang bigat at init sa loob ng mascot figure. Sa katunayan ay masaya siya sa kanyang trabaho. Naibubuhos niya ang kanyang galing at talent sa pagsasayaw ng hindi nakikita ang kanyang mukha. At isa pa, masaya din siya na napapasaya ang mga bata sa kanyang ginagawang performances sa tuwing suot-suot ang iba't ibang mascot figures katulad ngayon. Si Hello Kitty ang suot niyang costume. Kaya bilib na bilib sa iyo ang lahat eh. 100% performance mo lagi, te. Sabi pa ng kaibigan. Siyempre naman, no. Gusto ko happy lahat ng bagets na nasa party. Gusto ko memorable sa kanila ang mascot, no. Dadalhin kasi nila yan hanggang pagtanda nila. Yung mga unforgettable memories ng kanilang childhood. Kaya siyempre gusto kong bigyan sila ng magandang show, no. Paliwanag pa ni Hennessy habang nag-aayos na ng sarili. Ay kabog! Pang Miss Universe yung sagot. Biro naman ni Feli. Maya-maya naman ay biglang dumating ang kanilang events head na si Miss Paloma. Congratulations, Hennessy. Magandang show na naman yung binigay mo. Lahat ng guest masaya sa mga performance mo. Pagbati sa kanya ng kanilang boss. Salamat po, ma'am. Masayang tugon naman ni Hennessy. Ito na nga pala, pinabibigay ni Mrs. Lau, yung nanay ng batang celebrant. Pa-thank you daw sa ginawa mo. Tuwang-tuwa daw yung anak niya. Sambit pa ni Miss Paloma tsaka inabot ang sobre na yon na may lamang pera. Nananabik naman na inabot ni Hennessy ang sobre at saka binuksan. 5,000? Ang laki naman nito! Bulalas pa niya. Ayaw mo ba, te? Akin na lang. Pagsingit naman ni Feli. Anyway, bukas medyo social yung venue natin, ha? Sa isang 5-star hotel yung venue natin bukas ng gabi, okay? Nakakainis nga eh, at sabay pa yung event natin. Isang debut na may Hello Kitty theme dahil din gusto ng debutant ng may Hello Kitty mascot. At isang bachelor party. Bad trip at wala akong mahanap na mga girl stripper para sa bachelor's party na yan. Pasinghal pa na sabi ni Miss Paloma. Ay, carry ko yan, madam. Ako na lang yung magsistrip. Biro pa ni Feli. Gagi, baka tumakbo pa yung mga lalaki kapag nakita ka. Banat naman ni Hennessy. Ay, sakit mo naman magsalita ha. Singhal pa ni Feli sa kaibigan. Alam mo, ikaw yung bagay mag-stripper. Maganda ka. Sexy at malakas yung appeal. Pwedeng-pwede ka. Malakas pa mag-tip yung mga boys. Pang-iengganyo pa ni Miss Paloma. Naku madam, masaya na ako sa pagiging mascot, no? Mabilis naman natugon ni Hennessy.
Masaya ako na napapasaya yung mga bata sa mga dance moves ko. Sabi pa ni Hennessy sabay indak. Okay, kung ganun bukas ha, i-text ko na lang yung mga detalye para sa event natin bukas. Sambit pa ni Miss Paloma bago ito umalis. Ang saya ko, te. Araw-araw nakabuka ko bilang mascot. Masayang wika ni Hennessy sa kaibigan. Oo nga, talagang in demand ka sa pagiging mascot ha. Biruin mo, kinabog mo pa yung mga lalaki sa pagsusuot ng mabibigat na mascot na yan. Well, habang in demand pa ako, edi susulitin ko na no. Alam mo naman na kailangan ko nang mag-ipon para mapauwi ko na si Mama sa Hong Kong. Kapag nakaipon na ako, ipagpapatayo ko siya ng kahit na isang maliit na tindahan. Tapos papatigilin ko na si Tatay sa pagmamaneho ng tricycle. Kaya habang kayang kumayod, kumayod! Go, go, go! Positibong pananaw pa na sabi ni Hennessy. Kaya sobrang bilib na bilib ako sa iyo eh, at sa fighting spirit mo. Nakakahawa pa yung energy mo. Paghanga naman ni Feli. Si Feli ay isang dalagang may mataas na pangarap para sa pamilya. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Isang OFW ang kanyang ina sa Hong Kong, samantalang isa namang tricycle driver ang kanyang ama. Parehong nasa college naman ang dalawa niyang nakababatang kapatid. At dahil nais niyang tulungan ng mga magulang, isinakripiso na ni Hennessy ang pagkukolehiyo upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Bukod kasi sa nangungupahan sila ng bahay ay may binabayaran din silang mga loans na ginagamit naman noong hospital ang kanyang ama dahil sa hypertension nito. Pero kahit anumang pilit ni Hennessy na patigilin yung ama niya sa pagbumotor, ay wala naman siyang magawa dahil hindi sasapat yung pera na pinapadala ng kanyang ina para matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan. Dahil dito, nagtrabaho na din si Hennessy. Ito ang praktikal na paraan upang matulungang pinansyal ang kanyang pamilya. Nang hapon na yon, pagkagaling ni Hennessy sa kanilang opisina upang iwanan doon ang sinuot niyang mascot, ay naghihintay na siya ng jeep na masasakyan pa uwi. Medyo malaki yung kita niya ngayon dahil may tip pa sa kanya na binigay ang nanay ng birthday celebrant kanina. Excited na excited siya dahil bukod sa may maitatabi siyang pera para sa enrollment ng dalawa niyang kapatid, ay makakabili pa siya ng dalawang lechon manok na uulamin nila ngayong gabi. Kanina pa siya palingalinga dahil ilang minuto na din siyang naghihintay ng jeep. Hanggang sa nagring yung telepono niya. Tawag yun mula sa kanyang ina na nasa Hong Kong. Dali-dali naman niya yung sinagot. Nay, kumusta po? Masayang pagbati ni Hennessy. Habang kinakausap ang kanyang ina, naisip niyang sa kabilang kanto na lamang mag-abang ng masasakyan dahil mukhang walang jeep na dadaan sa kinatatayuan niya ngayon. Okay lang naman ako anak. Ikaw, kumusta na? Huwag mo masyadong sasagarin yung katawan mo ha, Hennessy. Alagaan mo yung sarili mo. Pagpapaalala pa ng kanyang ina sa kanya. Okay na okay ako, Nay. Katunayan nga. Medyo malaki-laki yung tip ko kanina sa pagmamaskot, kaya masarap ang ulam namin mamayang gabi. Excited na excited pa na sabi ng dalaga. Sa sandaling yun naman ay naisipan na tumawid ni Hennessy sa kabilang kalsada habang nananatiling hawak niya ang kanyang cellphone na nakadikit sa kanyang tenga. Sa kanyang pagtawid ay hindi niya namalayan ang isang mabilis na kotse na tumatakbo. Sa kanyang pagbaling ay napasigaw na lamang siya at napapikit habang nasa gitna siya ng kalsada. Pili ni Hennessy habang napapikit na lamang na tila ba napatda ang mga paa sa lupa. Sa kanyang pagdilat ay narinig pa niya ang kanyang ina sa kabilang linya. Muntik na muntikan pa siyang mabangga ng magarang kotseng yun. Anak! Anak! Anong nangyari sa'yo, anak? Hennessy? Ani nang nasa kabilang linya. Mabilis na bumaba ang nasa loob ng kotseng yun. Isang simpatikong binata, gwapo, at halatang galing sa mayamang pamilya. Miss, are you okay? Nag-aalalang sabi ng lalaki. Saglit namang natulala si Hennessy sa lalaking yun, bago siya magbalik sa ulirat. Anong okay-okay? Muntik mo na nga akong banggain eh. Tapos tatanungin mo ko kung are you okay? Bulalas pa ni Hennessy. Sorry, are you hurt? Dalhin na lang kita sa ospital. May sugat ka ba? Galos, bilay. Dagdag pa ng concern na lalaki habang sinicheck ang katawan ni Hennessy. Pasalamat ka, gwapo ka, kung hindi hinambalos na kita. Bulong pa niya. May sinasabi ka, miss? Tila naulinigan naman ng lalaki ang mga lumalabas sa bibig ng dalaga. Wala. Sabi ko next time, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Pedestrian lane to, oh. Dapat kapag may ganyan, magme-menor ka. Hindi yung para kang si Batman magmaneho.
Hindi porket luxury car yung minamaneho mo, eh pwede ka nang maghari-harian sa kalsada. Pagtataray ni Hennessy. Sorry, sorry talaga. Wala naman ako intensyon na banggain ka. Kaya nga humihingi ako ng apology eh. Ano bang dapat kong gawin? Sambit pa ng lalaki. Wala! Ang sa akin lang, maging maingat na driver ka na sana. Diyan ka na nga. Hindi talaga binibigay ni Lord ang lahat, no? Gwapo nga. Iengot-engot naman sa kalsada. Pairap na sabi pa ni Hennessy sabay mabilis na naglakad palayo. Napakamot ulo naman ang binata habang pinagmamasdan ang papalayong si Hennessy. Samantala, kanina pa naman bulong ng bulong ang dalaga habang naglalakad patungo sa sakayan ng jeep. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Ngunit bukod doon, tila gumuhit sa kanyang isip ang gwapong itsura ng lalaking nagmamaneho ng mamahaling sasakyan na yun. Kala naman niya porket gwapo siya okay lang. Ay nako talaga, wisit. Pero ang gwapo niya talaga, no? Sino bang kamukha niyang artista? Medyo hawig niya si Enrique Hill na may pagka Alden Richards eh. Sabay na patigil ngiti pa si Hennessy. Tapos ang bango-bango pa. Ay naku, ano ba tong naiisip ko? Imbis na magalit ako pero mukhang sincere naman siya sa paghingi niya ng sorry. At isa pa, hindi naman ako tuluyang nabangga eh. Ay, makikita ko kaya ulit yung mukong na yun? Sa isip pa niya. Nagbalik si Hennessy sa kanyang realidad nang may dumaan na jeep sa kanyang harapan patungo sa kanilang lugar sa Commonwealth. Ilang sandali nga lang ay excited na si Hennessy na makauwi. Bit-bit ang isang lechon manok na siyang pagsasaluhan nilang mag-anak ngayong gabi. Mano po, tay? Bungad niya sa ama na noon naman ay nagpapahinga sa sala. Oh, Hennessy, kumusta yung araw mo? Sambit naman ni Mang Renan na ama ng dalaga. Eto, medyo maganda ang tip ko ngayon, tay. Kaya may dala akong lechon manok. Masayang sabi naman ni Hennessy. Ulam natin. Athea, Vina, nandito na ako. Ihanda niyo na yung lamesa. Kakain na tayo. Pagyayayaan naman niya sa dalawa niyang dalagitang kapatid. Narinig ko yan! Lechon manok yung ulam! Mabilis namang lumabas ng kwarto si Vina. Wow! Makakatikim na din sa wakas ng manok! Puro talbos ng kamote at pritong talong tayo ilang araw eh! Sambit naman ni Althea pagkalabas ng kwarto. Osa, sige na. Magsandok ka na ng kanin at nang makakain na tayo. Sabi naman ni Mang Renan. Sana! Laging manok yung ulam natin, ate! Para ganahan kaming mag-review! Banat naman ni Vina. Alam nyo naman, diba, nagtitipid tayo para masuportahan ang pag-aaral nyo. Igagapang namin ni Itay at Inay na nasa Hong Kong basta makatapos lang kayo. Tiis-tiis muna ngayon ha, kapag nakagraduate na kayong dalawa, kahit araw-araw manok pa yung ulamin nyo hanggang sa tubuan na kayo ng pakpak. Payo naman ni Hennessy. Maya-maya naman ay biglang yumakap sa kanya ang kanyang malambing na kapatid na si Althea. Salamat ate. Alam ko na nahihirapan ka na sa pagsusuot ng maskot para lang igapang yung pag-aaral namin ni Ate Vina at makatulong kina Inay at Itay. Kahit isakripiso mo pa yung personal mong pangarap. I love you, ate. Hay nako, basta promise nyo lang dalawa ha na no boyfriend hanggat di kayo nakakapagtapos. Okay? Masaya na ako dun. Gusto ko lang makita kayong makagraduate. Sabi pa ni Hennessy. Pinagmasdan lamang siya ni Mang Renan. Lumapit ito sa kanya at nagsabing, Anak, magsabi ka lang ha kapag pagod ka na. Pwede kang magpahinga. Sabay haplos nito sa ulo ng anak. Lumipas na naman ang isang gabi at nairaos ng mag-ama ang masarap na hapunan na may kasama pang masayang kwentuhan. Ate, nakausap ka daw ni nanay kanina? Sambit ni Althea. Ah, oo, nangangamusta. Isabi ko naman na huwag na siyang masyadong mag-alala dahil okay lang naman ako. Tugon naman ni Hennessy. Nabanggit ng nanay mo na sumisigaw ka daw kanina sa telepono. Mukhang may kaaway ka daw. Ano bang nangyari? Usisa naman ang kanyang ama. Hay nako, tay. May kamote kasing driver kanina sa kalsada. Muntik na akong masagasaan ng mukong na yun. Pasinghal pa na sambit naman ng dalaga. Nako, buti na lang anak at walang nangyaring masama sa'yo. Hindi ka ba nagalusan? Anong nangyari? Pag-aalala pang tanong ni Mang Renan. Huwag kang mag-alala, tay. Okay lang naman ako. Mabuti na lang at nakapreno agad yung nagmamaneho. Gwapo nga, may pagkaengot naman sa kalsada. Tila may halong kilig naman na sabi pa ni Hennessy. Gwapo? Gwapo yung muntik nang bumangga sa'yo, ate? Nanlaki naman ang mga mata ng kapatid niyang si Vina. Hoy, nakarinig ka lang ng gwapo yung mga mata mo.
pagtataray pa niya sa kapatid. Ito naman si ate. Para ngayon lang kasi kita narinig na nagsabi ng ganyan sa lalaki. Ngayon ka lang nagsabi ng gwapo, tugon pa ni Vina. E paano ko nga i-describe? Yun naman talaga ang prominente sa lalaking engot na yun. Sabi pa ni Hennessy. Crush mo siguro, no? Sundot naman ni Althea. Uy! Sabay na panunokso pa na nakababata niyang mga kapatid. Hoy, kayong dalawa ha. Magtigil kayo dyan. Wala pa sa bukabularyo ko ang ganyang mga bagay. Crush. Kumain na nga lang kayo dyan kung ano na yung mga lumalabas sa bibig nyo ha. Pasinghal pa na sabi ng dalaga. Anak, eh nasa tamang edad ka na naman. Enjoyin mo naman yung buhay mo. Pwedeng-pwede ka namang mag-boyfriend. Pagsingit naman ni Mang Renan. Ayan ate oh, may basbas na ng tatay. Wika pa ni Vina. Tay, ang priority ko ngayon ay makapagtapos tong dalawang to. Wala akong plano na mag-boyfriend-boyfriend. Sasakit lang yung ulo ko sa mga lalaking yan. Mariing sabi naman ni Hennessy. Puro katrabaho. Tapos kami yung laging nasa isip mo. Anak, gusto ko din naman na maging masaya ka sa buhay mo. Dalaga ka. At sigurado ko na mahaba ang pila ng naliligaw sa'yo. Sabi pa ng kanyang ama. Tay, masaya naman ako sa mga ginagawa ko. Masaya ako bilang mascot girl. Masaya din ako na nakakatulong ako sa inyo ni nanay. Baliwanag pa ni Hennessy. Ang sa akin lang naman, tumatanda ka na din. Pagbigyan mo din yung puso mo. Sabi ni Mang Renan. Tay, wala pang napipili yung puso ko. Masaya na ako tay sa ganito. Makasama ko lang kayo okay na ako eh. At kung nandito din sana si nanay. Pero pangako, kapag nakapag-ipon-ipon na ako at nakapagtapos na si Naveen at Althea, pauuwiin ko na si nanay at magtatayo ako ng kahit na maliit na tindahan. Pero boyfriend, wag na tay. Dugtong pa ng dalaga. Mukhang tatandang dalaga ka pala ate, tulad ni Tita Dolores at Tita Mercedes. Baliw. Sabi nga, 'di ba? Ang tunay na pag-ibig, hindi hinahanap 'yan. Usang dumadating 'yan. Mataling haga pang sabi ni Hennessy. Ay sus, bumanat na naman si Manang. Pagbibiro pa ni Vina. Kinabukasan nga'y abalang-abala na muli si Hennessy para sa kanyang panibagong racket bilang mascot girl. Doon nga ay sinuot niya ang kanyang Hello Kitty mascot sa birthday ng isang teenager na matagal nang pangarap na magkaroon ng life-size Hello Kitty sa kanyang kaarawan. Ang birthday party na nga na iyon ay gaganapin sa isang hotel. Alas 8 pa nga lang ay nakahanda na siya, ngunit dahil sa matinding traffic, ay mukhang mag-aalangan pa siyang makarating ng alas 10 sa hotel na iyon sa Ortigas. Ano ba yan? Kung kailan nagmamadali ka? Saka ka naman inabot ng matinding traffic. Dati-dati naman hindi naman ganito yung traffic dito. Ano ba yan? Nag-aalala lang bulong ni Hennessy habang nakatayo sa bus na yon patungong Ortigas. Maya-maya naman ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag na ang kanyang katrabaho na si Feli. Te, kanina ka pa hinahanap dito. Nasa sakin na itong mascot. Nasaan ka na ba? Toxic dito sa hotel. Nagsabay ang event natin. Isang birthday party at bachelor's party. Nawiwindang na kami dito lahat. Nasaan ka na ba? Sambit ni Feli na nasa kabilang linya. Te, eto na. Nasa bus na ako. Kaya lang sobrang traffic talaga. Pero darating ako dyan before 10 PM, promise. Tugon naman ni Hennessy. Sige, dalian mo ha. Ako ang nabibenga dito ni Miss Palome. Sabi pa ng kaibigan. Ito na. Naipit lang talaga ako sa traffic, te. Nababahalang sabi pa ni Hennessy. Humahangos siyang dumating sa Siren Hotel, kung saan gaganapin ang dalawa nilang event. Mabilis siyang sinalubong ni Feli habang nasa lobby pa lang. Te, malapit nang mag 10 PM. Hinahanap ka na doon sa room ng may birthday. Sambit ng kaibigan habang karay-karay ang malaking mascot na yun. Pasensya na talaga. Si Miss Paloma, nasaan? Tanong naman ang pawis na na si Hennessy. Naku, umalis na. Namumroblema at wala yung girl stripper na nakuha niya para sa bachelor's party dito sa hotel. Tugon naman ni Feli. Naku, yun lang. Sana makahanap siya ng kapalit. Sabi pa ng dalaga. Naku, wag na nating problemahin yun. At hirap na ako dito sa Hello Kitty costume mo, no? Tara na sa CR at isuot mo na to. Kanina pa naghihintay sa'yo yung mga guest. Sabi pa ng kaibigan. O sige, akin na nga yan at mukhang hirap na hirap ka na. Sabi pa ni Hennessy. Nagtungo na ang dalawa sa CR ng hotel sa ground floor. At doon nga,
ay mabilis na sinuot ni Hennessy ang mascot na yon na Hello Kitty. Basta te ha, 100% performance ha. Paalala pa ni Feli habang inaayos ang costume na yon ng kaibigan. Parang di mo naman ako kilala ate. Lagi namang 100% yung performance ko, no? Minsan nga lampas pa eh. Tugon naman ni Hennessy. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Very positive ka lang. Sabi pa ni Feli. Anong rumba yung party na yon? Tanong pa niya. Kinuha naman ni Feli sa nakasukbit na bag ang papel na yon kung saan nakasulat ang detalye ng mga event nila. Room 421? Tila hesitant pa na sabi ng kaibigan. Parang di ka sure ha. Sabi pa ni Hennessy na suot-suot na ang cute na Hello Kitty mascot costume. Muling tinignan ni Feli ang papel na yon. Sure na. 421 nga. Naghihintay ng service elevator si Hennessy suot ang costume na yon kasama ang kaibigan. Eh teka te, tumatawag si Miss Paloma. Mahinang signal dito. Punta lang ako sa lobby ha. Muna ka na dun sa room 421. Susunod na ako. Kumatok ka na lang dun. Tandaan mo, surprise ka sa my birthday ha. Kaya galingan mo. Paalala ni Feli at saka mabilis nang umalis. Sakto naman na bumukas na ang service elevator. Sumakay doon si Hennessy. Pinindot ang fourth floor button. At sa kanyang paglabas ay mabilis niyang hinanap ang room 421. Room 421. Ang hirap pala maghanap ng rooms kapag suot yung mascot, no? Bulong pa ni Hennessy. Patuloy siya sa paglalakad sa pasilyong yon habang tinitignan ang bawat number ng mga nasa rooms. At sa wakas ay nahanap niya din ang kanyang hinahanap. Bago pa man siya kumatok ay naramdaman niyang nagbabibrate ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Ngunit hindi na niya ito masasagot dahil mahihirapan siyang dukutin ito. Kaya naman hindi na niya pinansin pa ang tawag na yon. Sa kanyang pagkatok, agad na bumungad sa kanyang isang lalaki na tila langu sa alak. Wow! Tila gulat na gulat ang lalaking ito sa kanya. Nagulat naman si Hennessy sa reaksyon ng lalaki sa kanya. Mabilis ang hinila ng lalaking yon at sa pagpasok niya sa loob ng room ay walang humpay na sigawan ang narinig niya. Sunod-sunod din ang palakpakan ng mga bisita. Bakit puro lalaki yung nandito? Bakit ang daming anak sa harapan nila? Bakit may lalaki na nakaupo sa gitna? Sa isip ni Hennessy habang patuloy na kinakabahan sa nangyayari. Oh miss, naganda ka pa talaga ha? Mascot girl ka pa! Sabi pa ng lalaki habang tumatawa-tawa pa. Guys, here's our visitor for tonight. Pare Spencer, bukas na yung kasal mo pare. Kaya bago ka matali, hayaan mo munang paligayahin ka ni Miss Hello Kitty Kitty. Pambubuksa pa ng lalaking nagngangalang Alex. Oh my gosh, mali yung room number na binigay sa akin ni Feli. Ito yung bachelor party. Nanlaki ang mata ni Hennessy habang nakasuot ng mascot na yon sa kanya. Hindi niya malaman ang gagawin niya sa kanyang natuklasan. Mali ang event na ito. Hindi siya dapat naroon sa room na yon. Dapat ay nasa birthday party siya magpe-perform. Ngunit ngayon nga ay napunta siya sa room na yon kung saan ginaganap ang bachelor's party. Hello Kitty! Dance, dance, dance! Sigaw pa ni Alex. Napalunok na lamang si Hennessy. Hindi niya alam ang gagawin niya. Aalis pa siya ng room na yon o paninindigan na lamang niya ang lahat. Maya-maya naman ay narinig din niya ang iba pang bisita na binubuyo sa upang sumayaw. Nanginginig na sa takot si Hennessy. Sa maliit na butas na yon ay kitang-kita niya ang mga itsura ng mga lasing na bisita. Kung kaya naman ay pinilit niyang ihakbang ang mga paa niya upang umindak. Ngunit tila pinipigil siya ng kanyang konsensya. Hoy miss, binayaran ka namin para sumayaw ha? Sumayaw ka! Bulalas ng lasing na si Alex. Napatda na lamang si Hennessy. Lubusan na ang kanyang takot. Gustong-gusto na niyang umalis. Gusto niyang tumakbo palabas ng room na yun. Kuya, hindi ako yung dapat nandito. Nagkamali lang po ako ng pasok na room. Pilit na sigaw ni Hennessy. Ngunit dahil nasa loob siya ng costume na yun kasabay pa ng malakas na music, ay hindi siya nadidinig ng kanyang kausap. Ah, ayaw mo ah! Sambit ng lalaki at saka pinilit hubarin ang costume na yun na suot niya. Maya-maya naman ay nagtatawanan na ang mga iba pang guest sa room, sabay hiyaw pa ng take it off! Take it off! Take it off! Ngunit may isang bisita doon na tila salungat sa mga nagaganap. Umiiling-iling lamang ito sa mga pinagagawa ng mga kasama. Ang lalaking ang ito ay si Hero Montenegro, ang mayamang lalaki na sakay ng luxury car na muntik nang makabangga kay Hennessy kahapon. Alex, stop it!
Huwag mong pilitin kung ayaw. Pangungontra ni Hero sa ginawa ng kaibigan. Ngunit tila walang narinig ang lalaki at patuloy pa din na hinuhubad ang costume na yon kay Hennessy. Bumaling siya sa kaibigan nilang ikakasal at saka nagsabing, Spencer pare! Chill bro, I'm enjoying it. Tugon naman ni Spencer. KJ mo, Hero! Ang KJ mo naman, bro! Sunod-sunod na sambit na mga kasama sa kanya. Muli siyang napailing. Kitang-kita niya kung paro pilit hinuhubad ni Alex ang costume na yon at ramdam niya na ayaw nang nasa loob ng mascot na yon ang ginagawa ng kaibigan. Lord, please help me! Walang yaka, Feli! Ikaw yung may kasalanan nito eh! Bulong pa ni Hennessy habang pilit na pinipigilan ang ginagawa ni Alex. Tuluyang nahubad sa katawan ni Hennessy ang costume at kasunod naman ay hinatak ang ulo ng Hello Kitty costume na yon. Napatakip naman ang mukha ang dalaga. Wow! Sabay-sabay na sambit ng mga lalaking nandoon. Tumambad sa kanila ang balingkinita na katawan ni Hennessy. Mabilis naman na tumakbo palapit sa dalaga si Hero. Naririnig naman na tila humihikbi na si Hennessy. Hindi na niya napigil pang maiyak dahil sa takot at kaba na nararamdaman niya. Sa paglapit naman ni Hero ay kaagad niyang hinubad ang suot na coat at saka nilapat sa katawan ni Hennessy. Are you okay? Bulong ng lalaki. Go, labas ka na. Mula sa pagkakatakip ng mukha ay dahan-dahang inalis ni Hennessy ang kanyang magkabilang palad. Doon naman ay tumambad sa kanya ang pamilyar na mukhang yun. Ikaw? Sabay na sabi ng dalawa. Namukhaan nilang isa't isa. Naaalala nila ang naging eksena nila kahapon sa kalsada nang muntik nang mabangga ni Hero si Hennessy. Napalunok na lamang si Hennessy at saka namula. Maya-maya ay tila nagbalik siya sa kanyang ulirat. She composed herself at saka siya mabilis na tumakbo palabas ng room na yun. Nagulat naman ang lahat ng naroon sa mga pangyayari. Hindi nila alam na ang babaeng yon ay nagkamali lamang ng room na pinasukan. Sa paglabas ni Hennessy ay hinabol naman siya ni Hero. Miss! Miss! Wait! Sigaw ni Hero habang hinahabol ang umiiyak na si Hennessy. Hindi naman aware si Hennessy na nakadantay pa sa kanyang balikat ang coat na yon ni Hero. Nilingan niya ang lalaki, kasunod ay ang pagbukas ng elevator. Mabilis siyang pumasok sa loob at bago ito sumara, ay nakita niya ang nag-aalalang mukha ng gwapong lalaki. Pagdating niya sa lobby, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Feli, na halata namang nag-aalala. Mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel habang nakasunod naman sa kanya si Feli. Hennessy! Hennessy, sorry! Sorry! Sigaw ni Feli habang hinahabol ang kaibigan. Sa kanyang paglabas naman ng hotel ay nasalubong niya si Miss Paloma, ang kanilang event manager. Hennessy, mali daw yung room na napuntahan mo? Nag-aalalang tanong nito. Opo. Mahinang sabi niya. Sa paglapit naman ni Feli sa dalawa ay kaagad siyang humingi ng dispensa. Sorry, madam. Sorry, Hennessy. Nagkamali ako ng sinabi na room. Room 412, hindi 421. Sorry na. Halata naman ang pagsisisi ng kaibigan. Nangyayari talaga mga ganito. It's okay. Sabi pa ni Miss Paloma sabay pinunasan ang luha ni Hennessy. Parating na yung girl stripper ng bachelor party. Buti nakahanap din ako ng last minute. And since part ng surprise sa birthday celebrant ang life-size Hello Kitty, pinadala ko na lang yung isa nating staff. Buti na lang dalawa yung Hello Kitty mascot natin. Paliwanag pa ni Miss Paloma. Ting, sorry na. Paghingi ulit ng pasensya ni Feli. Okay na. Lahat naman nagkakamali. Natakot lang talaga ako kanina sa loob ng room. Hindi ako sanay. At alam ko din na lahat dun ay lasing na. Kinakabahan lang talaga ako. Sabi naman ni Hennessy. Sumama na muna kayo sa akin. Mag-dinner na lang tayo sa malapit na restaurant. Wika pa ng kanilang boss. Taray te, nakadekwat ka pa ng coat ha? Napansin ni Feli ang coat na nakapatong sa balikat ni Hennessy. Ay hala, nasa sa akin pa pala to. Sabi naman ng dalaga. Sabay-sabay naman na naglakad palayo ng hotel na yon ang tatlo. Ilang sandali naman ay humahangos na lumabas si Hero. Hinahanap pa din si Hennessy. Palingalinga siya sa magkabilang direksyon, ngunit hindi niya makita ang dalaga. Kinabukasan ay mabilis namang nakalimutan ni Hennessy ang nangyari noong gabi. Marapat lamang dahil kailangan niyang tigasan ang kanyang loob. Sa isip niya, naparte yun ang kanyang trabaho. May mga pagkakataon talaga na mababastos at mayuyurakan yung pagkatao. Ngunit ganun pa man, naisip niya kung magpapatalo siya sa hamon ng buhay, ay walang patutunguhan ang kanyang pinaghirapan.
Hindi pwedeng mahina ang loob lalo na sa katulad niyang may simpleng pangarap. Kaya naman, hindi na niya inisip pa ang ganoong nangyari. Mabuti na lamang nga at mabilis ang lalaking yun na siyang tumulong sa kanya. Ang siya ding lalaki na muntik nang nakabangga sa kanya. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin ay hindi mawala sa isip niya ang gwapong mukha ng lalaking yun. Hindi ko alam kung tadhana ba ang dahilan kung bakit nagtatagpo kami ng lalaking yun. Sa lahat ba naman ang coincidence, sa bachelor's party pa talaga kami magkikita. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung paano makakaalis dun kagabi. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Pero in the other hand, quits na kami. Muntik niya akong nasagasaan nung nakaraan eh. Sambit pa niya habang kinakausap ang sarili sa salamin. Pero tadhana nga kaya talaga yon? Destiny nga kaya? Paulit-ulit mang isipin ni Hennessy, hindi niya mawari kung bakit muli silang pinagtagpo ng lalaking yon. Sa kabilang banda naman ay naroon sa kanyang office si Hero. Nakadungaw sa malaking salamin, iniisip pa din niya ang magandang mukha ni Hennessy. Hindi din niya alam kung bakit simula na makita niya ang dalaga nung muntik niya na itong mabangga, ay hindi na ito maalis sa kanyang isip. Hindi niya alam kung may nararamdaman ba siya sa babaeng hindi niya nga alam yung pangalan. Sir? Bungad ni Randolph, ang kanyang assistant. Yes. Tila nagbalik sa ulirat naman si Hero. Sir, may meeting po kayo later with finance department. Pagpapaalala pa ni Randolph. Cancel it. May importante akong gagawin. Sambit naman ni Hero. Si Hero Montenegro ay isang CEO ng isang consumer food company. Young businessman, gwapo, matangkad, at talaga namang tinitilian ng mga kababaihan. Isa sa mga kaibigan ng isa ding young CEO na si Spencer Roque, na siya namang nasa bachelor party kagabi. Ang kaibigan niyang ikakasal na. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay ay nananatili namang single si Hero. Hindi pa kasi nito nahahanap ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Ngunit nang makita niya nga si Hennessy, hindi niya sigurado kung tumitibok na ba ang puso niya para sa isang estranghero. Bigla namang naalala ng binata ang nakasulat sa mascot na suot ni Hennessy kagabi. Serena Events Management Group? Bulong pa niya. Ano po yun, sir? Tanong ni Randolph. Look for Serena Events Management Group. Tanungin niyo kung sino-sino ang mga mascot nila. Utos ni Hero sa kanyang assistant. Sir? Pagkumpirma pa nito sa utos ng kanyang amo. Tatanungin ko po kung sino-sino yung nagmamascot sa kanila? Yes, alamin mo kung sino-sino ang nagsusuot ng mga mascots nila. Mariing sabi pa ni Hero. Copy, sir. Pagtango naman ni Randolph sa baylabas ng opisinang yun ni Hero. I need to see her. Bakit ba hindi siya maalis sa isip ko? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit gusto ko ulit siyang makita? Sa isip pa ni Hero. Ganun naman ang ginawa ni Randolph. Mabilis naman niyang nakuha ang contact details ng nasabing events company. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi binigay ng kumpanya ang mga pangalan ng mga empleyado nito, kabilang na si Hennessy. Ngunit sa pag-check ni Randolph ng website ng company, nakita nito ang mga events kung saan sila mag-host. Bumalik si Randolph sa office ni Hero upang sabihin yung nalaman nito. Sir, I'm sorry to say na hindi nila binibigay yung pangalan ng mga employees nila na nagsusuot ng mascot, sabi pa ng assistant. Bumagsak naman ang balikat ni Hero sa narinig. Pero sir, nakuha ko po naman yung schedules ng events nila, sabi pa ni Randolph. Nabuhayan ng loob si Hero. Okay, give me the list of their events, especially sa mga children's party and mga events na kailangan ng mascots, sabi pa ng CEO. Yes, sir. Mabilis naman na sabi ni Randolph. Pagkaraan nga nun ay kaagad tinignan ni Hero ang mga schedules ng event management na yon. Wala siyang sinayang na sandali upang hanapin ang babae na nasa likod ng mascot. Ngunit bago pa yon gawin ni Hero ay tinangkapan niyang sadyain ang opisina ng Serena Events upang personal na tanungin ang pangalan at alamin ang identity ng babaeng hinding-hindi niya makakalimutan. Sa kanyang pagpunta sa office ay si Miss Paloma mismo ang humarap sa kanya. What can I do for you, Mr. Montenegro? Bungad ni Miss Paloma. Hi, good morning. Tatanungin ko lang sana kung nandito yung mascot girl na nagpunta sa bachelor's party last night. Direktang tanong ni Hero. Ah, so guest po kayo ng party last night. Tama po ba? Pagkumpirma ng babae. Yes, kasama ako sa guest last night.
Tugon ng binata. Pasensya na sir ha, pero hindi kasi kami nagbibigay ng pangalan ng mga employees namin basta-basta. Unless kung may criminal or civil offense sila. Other than that, hindi po namin binibigay yung information ng mga staff namin ng basta-basta. Sambit pa ni Miss Paloma. Ganun ba? Wika ni Hero. May nagawa po ba yung staff ko last night? Pasensya na po ha. Medyo na trauma pa nga dahil sa nangyari kagabi. Pasensya na po dahil nagkamali kami. Hindi dapat kasi siya nandun sa bachelor's party. It was an honest mistake. On her behalf, ako na lang po yung humihingi ng pasensya, Mr. Montenegro. Wika pa ni Miss Paloma. Wala po kayong dapat ihingi ng dispensa. Ako nga po yung lumapit dito para humingi ng pasensya sa kanya dahil sa nangyari. Sabi naman ni Hero. With that po, irerespeto ko po yung rules and regulations ng company niyo. Salamat po at pasensya na po. Wika pa ni Hero bago ito umalis. Pagpasok naman ng kotse ni Hero ay kaagad naman niyang tinignan ang schedule ng event ng company. Susubukan niyang hanapin ang babaeng pumukaw ng kanyang isipan. Nang araw na yon ay may nakatakda namang birthday event ang nasabing company. Dala lamang ang lakas ng loob, pinuntahan niya ang party sa isang function hall ng isang gusali. Hinintay niyang lumabas ang mascot at pagkaraan ay kinausap niya ito. Sa boses pa lamang ng mascot ay paniguradong lalaki ito kung kaya naman kaagad siyang umalis. Nang sumunod pang araw ay ganoon pa din ang ginawa ni Hero. Sinubukan niyang hanapin si Miss Mascot Girl. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi pa din si Hennessy ang tao sa loob ng mascot. Hindi naman nawala ang pag-asa ni Hero sa ikatlong birthday party. Umaasa siyang si Hennessy na ang nagsusuot ng malaking mascot na yon. Hindi naman nahirapang pumasok sa venue na yon si Hero dahil sa postura nitong naka-long sleeves at slacks na tinerunuhan pa ng coat. Walang mag-aakala sa kanya na hindi siya imbitado. Maraming bata sa party na yon at mga nananabik din dahil sa pagpe-perform ng mascot. Masayang-masaya naman si Hero habang pinagmamasta ng mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan. Naupo siya sa bandang dulo ng venue. Tulad ng ibang bata, excited din siyang makita yung mascot. Hindi niya nga alam kung bakit tila nanunumbalik sa kanya ang pagiging pagkabata. Maya-maya naman ay tinawag na ng host ang mascot. Okay mga kids, excited na ba kayong makita si Pikachu? Masayang tanong ng event host. Opo! Sigaw naman ang mga bata. Okay, hindi na natin papatagalin pa ha. Sabay-sabay nating i-welcome si Pikachu! Malakas na sabi ng host. Pagkatawag naman ay very energetic na lumabas ang mascot na si Pikachu. Nagpakitang gilas kaagad ito at nagsayaw sa harapan ng mga bata. Giling doon, giling dito. Twerk doon, twerk dito. Talagang more than 100% na performance ang ginagawa ng mascot na siya namang ikinatutuwa ng mga bata. Sa sulok naman na yon ay palihim din na natutuwa si Hero sa performance ng mascot. Masaya siyang pinapanood ang pagsasayaw nito. Masaya siyang pinagmamasdan kung paano pinaliligaya ng mascot ang bawat batang naroon sa party. Napaisip siya kung gaano kagaling ang mascot dahil ito ang naging life of the party. Makalipas ang halos isang oras na pagpe-perform ay natapos din ang appearance ni Pikachu mascot sa birthday party na yon. Nagtungo ito sa backstage at doon ay tinulungan siya ng kanyang kasamahan na hubarin ang mabigat na costume na yon. Mabilis naman na sinundan ni Hero ang mascot sa backstage. Nananabik siyang makita kung sino ang tao sa likod ni Pikachu. Pinapanalangin niya na sana ang babaeng hinahanap na niya ang taong nasa likod ng mascot na yon. Sa pagkahubad ng costume ay tila slow motion pa na nasaksihan ni Hero kung sino ang taong yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi nga siya nagkamali. Ang tao sa likod ng Pikachu mascot ay walang iba kundi si Hennessy. Si Hennessy na matagal na niyang hinahanap. Mabilis na lumapit ang nakangiting si Hero kay Hennessy. Ikaw nga! Sambit ni Hero. Bahagya namang nagulat si Hennessy. Nagulat siya dahil sa ikatlong pagkakataon ay nakita na naman niyang muli ang gwapong mukha na yon. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Bulalas ni Hennessy. I'm looking for you, miss. Sabi pa ni Hero. Ha? Yung coat mo ba? Sorry ha, hindi ko pala naisauli sa iyo kaagad. Paghingi ng dispensa ni Hennessy. Okay lang, matagal na kitang hinahanap, miss. Sabi pa ni Hero. I am Hennessy, sir.
Ba't niyo po ako hinahanap kung ganun? Pagtataka naman ni Hennessy. Just call me Hero. Sabi naman ng binata. Gusto lang kitang makilala sana. At sobrang saya ko ngayon dahil eto na. Nakita na kita ulit. Masayang sambit pa ng binata. Namula naman at tila nahiya si Hennessy sa tinura ng lalaki. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at halos di makatingin ng diretso sa binata. Hennessy, pwede ka bang ayain kumain sa labas? Paglalakas loob pa ni Hero. Napatda naman si Hennessy. Hindi niya alam kung anong isasagot sa lalaking nasa kanyang harapan. Siniko naman siya ni Feli at nagsabing, "Te, go na. Samahan mo na si Sir." Ngayon na ba? Tanong ng dalaga. Oo sana, kung free ka. Sabi naman ni Hero. Umiti naman si Hennessy tsaka tumango. Natuwa naman si Hero dahil napapayag niyang sumama sa kanya ang dalaga. Sa hindi kalayo ang restaurant naman ay doon nila naisipang kumain. Inasikaso naman ng mabuti ni Hero ang dalaga. Inalalayan niya itong makaupo sa katapat na upuan. Hennessy, first and foremost, hihingi sana ulit ako ng dispensa sa nangyari. Aminado naman ako na fault ko yon. Yung muntik na kitang masagasaan. Pero sorry, sorry talaga. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Hero. Nakalimutan ko na nga yun eh, pinaalala mo pa. Sabi naman ng dalaga. Ako naman yung magpapasalamat sa'yo. Thank you dahil hindi ka katulad ng mga kaibigan mo. Salamat dahil tinulungan mo ko ng gabing yun. Wika pa ni Hennessy. Walang anuman yun. Tugon naman ni Hero. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Dahil lang sa hihingi ka ng sorry? Pag-uusisa pa ni Hennessy. Ha? Tila na blanco naman si Hero sa tanong na yon ni Hennessy. O dahil kukunin mo yung coat mo, dugtong pa ng dalaga. Ha? Muling sambit ni Hero. Ha? Ha? Hotdog? Haka ng ha eh. Biro naman ni Hennessy. Sa totoo lang, Hennessy, hindi ka kasi maalis sa isip ko eh. Nauutal pa na sabi ni Hero. Napalunok naman si Hennessy sa pinagtapat ni Hero. Hindi niya akalain na sasabihin yun ng binata na nasa kanyang harapan. Simula nang makita kita, ikaw na lang yung naging laman ng isip ko. Dagdag pa ni Hero. Natulala naman si Hennessy sa binata at hindi na din makapaniwala sa mga sinasabi nito. Parang gusto na niyang sampalin ang kanyang sarili kung nananaginip ba siya o hindi. Hero, lasing ka ba? Banat pa ni Hennessy. Hindi ako lasing. This is what I really feel. Gusto ko maging honest sa'yo. Hindi ko din alam eh. Bigla ko na lang din naramdaman. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Mahal na ba kita? Hindi ko alam. Paliwanag ni Hero. Maghinay-hinay ka naman, Hero. Ni hindi pa nga tayo magkakilala bukod sa alam lang natin yung pangalan ng isa't isa. Let's take it slow, pwede. Kilalanin mo muna ako. At kikilalanin din muna kita. Sambit naman ni Hennessy. Sure. Ang gusto ko lang naman ngayon ay makilala ka para matigil na tong bumabagabag sa isip ko. Tugon naman ni Hero. So, ngayong nakita mo na ako ulit, ano sa tingin mo? Wika pa ng dalaga. I think mas lalo kitang maiisip. Sinserong sabi naman ng binata. Natahimik naman si Hennessy. Hindi niya mabatid kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi ni Hero. Ngunit isa lamang ang sinisigurado niya. Kinikilig siyang tunay sa mga binibitawang salita ng binata. Pagkatapos ng pagkikitang yon ay hindi naman mawala sa isip ni Hennessy si Hero. Gayon pang alam na niya na iniisip din siya ng lalaking lagi din niyang iniisip. Nung Sabadong yun naman, kapansin-pansin ang kakaibang aura ni Hennessy. Kitang-kita na kakaiba ang ngiti nito. Halatang halata din na masaya. Masayang masaya siya. Uy ate, bakit kanina ka pa nakangiti dyan? Naguhugas ka lang naman ng plato, nakasmile ka pa eh. Dati nga sobra kang naiinis kapag iniiwan namin yung pinagkainan namin dyan sa lababo. Pagpansin ni Althea sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Althea? Normal ko lang naman na laging masaya, diba? Hindi ba pwedeng very positive lang ako sa buhay? Pagsisinungaling pa ni Hennessy. Ate, wag ako. Kilalang kilala kita. Alam ko may dahilan yung mga ngiti mo. Sino yan, ha? Pangungulit pa ni Althea. Sino agad?
Hindi ba pwedeng hindi tao? Malay mo, na-promote ako. Or tumaas yung sahod ko. Hindi ba pwedeng ganon? Dagdag pa ni Hennessy. Hay nako, ayaw pa kasi magsabi. Alam mo ate, matutuwa pa kami kapag nagka-boyfriend ka para hindi lang puro trabaho yung nasa isip mo. Sambit pa ng kapatid. Maya-maya naman ay humahangos na lumapit sa kanila ang isa nilang kapatid na si Vina. Ate-ate, may naghahanap sa'yo sa may labasan! Tila nananabik pa na sigaw ng kapatid. Ha? Sino? Bakit daw? Gulat naman ang tanong ni Hennessy. Basta ate, naka-Mercedes-Benz pa tapos sobrang gwapo! Kinikilig pa na sabi ni Vina. Nanlaki naman ang mga mata ni Hennessy. Tila alam na niya kung sino ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Ilang saglit nga lang ay dumating na ang kanyang ama kasama ang lalaking naghahanap sa kanya. Walang iba kundi si Hero. Hennessy! Hennessy! May naghahanap sa'yo dito! Lumabas ka na dito sa sala! Sigaw ng kanyang ama. Nagmamadali namang lumabas ng kusina si Hennessy. Nakabuntot pa ang dalawa niyang kapatid. Magandang ngiti naman ang sumalubong sa dalaga nang makita si Hero na may dala pang bouquet of flowers. Magandang araw, Hennessy. Bungad ng binata. Good morning. Nautal namang tugon ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman yung bahay namin? Pagtataka pang tanong ni Hennessy. I have my ways. Maikling sabi naman ni Hero. Ikaw, iho. Nililigawan mo ba tong panganay ko? Pagsingit pa ni Mang Renan. Tay naman. Sambit pa ni Hennessy. Kung pwede po sana. Ihingin ko po sana yung basbas niyo kung pwede ko pong ligawan si Hennessy. Sinserong pagpapaalam ni Hero. Yee! Kinikilig pang sabi naman ni Althea at ni Vina. Shhh! Uy, kayong dalawa. Ang kikiri niyo ha? Pagbabawal pa ni Hennessy na halata din namang kinikilig. Kunwari ka pa ate, yan pala yung lalaking nagpapangiti sa'yo ha? Bulong pa ni Althea. Shhh! Tumahimik ka nga dyan Althea. Bulalas pa ni Hennessy. By the way, ako nga po pala si Hero Montenegro. Pagpapakilala pa ng binata sa ama ni Hennessy sabay pagmano dito. Oh, kanino ba yung mga bulaklak na yan? Wika pa ng kanyang ama. Napakislot naman si Hero at sa kamarahang lumapit kay Hennessy. Flowers for you pala. Mahinang sambit ni Hero habang nakangiti kay Hennessy. Namula na ng tuluyan si Hennessy habang inaabot ang mga bulaklak na yon. Thank you. Sambit pa nito. Ay sus! Halos maihi naman sa kilig ang dalawa niya pang kapatid. Ilang sandali pa nga ay naiwan ng mag-isa sina Hennessy at Hero sa sala. Binigyan naman sila ng privacy ng mga kapamilya ng dalaga upang sa gayon ay makapag-usap sila ng maayos ng personal. Ikaw ha, hindi ko akalain na seryoso ka pala sa mga sinasabi mo kahapon. At talagang hinanap mo pa tong bahay namin. Buti hindi ka naligaw, sabi pa ni Hennessy. Seryoso ko Hennessy. I want to know you more. Sinserong sambit pa ni Hero. Paano yan ngayon? Nalaman mo na dito ako nakatira sa Commonwealth. Ganito lang yung bahay namin. Maliit, mainit. Sambit pa ni Hennessy. Napailing naman si Hero. Sa tingin mo ba tumitingin ako sa material na bagay? Sa tingin mo ba tumitingin ako sa estado ng buhay? Wala akong pakialam kung saan ka nakatira. Sa ilalim pa man ng tulay o sa kuweba man. Ang mahalaga sa akin ay yung ikaw. Mahalaga sa akin na makita ka. Sambit pa ni Hero. Mas lalo namang nahulog ang loob ni Hennessy sa binata. Nasundan pa nga ang mga pagdalaw na yon ni Hero sa kanya. Madalas ay may dala itong bulaklak at saka chocolates. Minsan pa nga ay inuutusan pa siya ng ama ni Hennessy na tumulong sa gawaing bahay. Wala namang naging reklamo ang binata. Huy, anong ginagawa mo dyan sa bubong? Laking gulat ni Hennessy nang pag-uwi niya ay nakita niya si Hero na hawak-hawak yung antena sa kanilang TV. Tumingin lamang si Hero sa kanya mula sa bubong at kumaway. Hi Hennessy! Maya-maya ay narinig na lamang niya na sumisigaw sa loob ng kanyang bahay si Vina. Malabo pa din yung TV! Ikot mo pa! Ayun naman pala, inutusan ng kapatid na si Vina na ayusin yung signal ng kanilang TV. Kung kaya naroon sa bubong si Hero upang palinawin yung mga channels ng TV. Hero, bumaba ka na nga dyan. Baka kumapano ka pa dyan. Huwag mong susundin tong kapatid kong to, no? Pagbabawal pa ni Hennessy. Okay lang, Hennessy. Sabay pihit pa nito sa hawak-hawak na kahoy.
Kuya Hero, okay na, malinaw na! Sigaw pang muli ni Vina. Pagkaraan naman noon ay bumaba na ang binata sa kanilang bubungan. Ikaw ha, masyado ka na yatang inaabuso ng pamilya ko. Ikaw naman to nagpapauto. Sabay hampas sa braso ni Hero. Okay lang yun, gusto ko din naman ang ginagawa ko. Sabi naman ng binata. Alam ko naman na hindi ka sanay sa mga ganitong trabaho, no? Wika pa ni Hennessy. Sanay ako sa mga ganyang trabaho, ah. Masyado mo naman akong minamaliit. Biro pa ni Hero. Sa mga sumunod pang araw ay mas naging malapit pa ang loob ng dalawa. Kung noong una ay nagkakahiyaan pa sila, ngayon ay sobrang close na nila. Dahil dito ay mas nakikilala na nila ang isa't isa at mas lalo pang umuusbong ang pagmamahal nila. Isang araw, habang naglalakad si Hennessy galing sa trabaho, ay narinig na lamang niya na may walang tigil na bumubusi ng tricycle sa likod niya. Sa kanyang paglingon ay laking gulat niya nang si Hero ang nagmamaneho ng tricycle habang nakaangkas naman ang kanyang ama. Halika na! Sakay ka na! Nakangiti sabi ni Hero. Hala! Bakit ikaw yung nagdadrive ng tricycle ni tatay? Bulalas pa ni Hennessy. Tay! Baling niya sa ama niya na nakaangkas pa sa likod. Eh, gusto niyang masubukang mag-tricycle driver eh. Sagot naman ang kanyang ama. Don't worry, Hennessy. Ako ang namilit dito kay Tatay Renan. Sabi pa ni Hero. Mas nagulat naman si Hennessy nang marinig nito na tawaging Tatay Renan ang binata ang kanyang ama. O ano, sakay na. Hindi kita sisingilin ng bayad. Nakangiting sabi pa ng binata. Naging masugid pa ang panliligaw ni Hero kay Hennessy. Sa paglipas ng mga araw, sigurado na si Hero na hindi lang gusto kundi mahal na niya ang dalaga. Nakilala niya si Hennessy bilang isang ulirang anak, mapagmahal at protective na kapatid, responsable at mapagmahal sa kapwa. Bukod sa pagiging masiyahin at bubbly nito, walang araw na hindi napapatawa ni Hennessy ang binata. Sa bawat araw, nananabik si Hero na makita ang dalaga. Hindi niya tinitigdan ang estado nito sa buhay at hindi din niya naisip na pagsasamantalahan siya nito dahil sa antas nito ng buhay. Isa siyang mayamang CEO samantalang si Hennessy naman ay laki sa hirap. Ito naman ang naging palaisipan kay Hennessy. Kung sakaling magiging sila ni Hero, paano nga ba siya makaka-adapt sa marangyang pamumuhay ng binata? Paano siya tatanggapin ang pamilya ni Hero? Paano siya makikibagay sa mga kaibigan nitong alta sa syudad? Paano siya mamumuhay sa mundong hindi niya nakalakihan? Sa araw ngang yun, pagkatapos niyang magtrabaho bilang mascot, ay kausap niya ang kanyang kaibigan na si Feli. Te, hindi ko nga alam eh. Mahal ko na si Hero. Pero natatakot ako na pumasok sa mundo niya. Sobrang magkaiba yung mundo namin. Malungkot pa na sabi ni Hennessy. Te, hindi na mahalaga ang mga mundo na yan. Ang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Kita mo na, siya na mismong nag-adjust sa mundo mo. Diba ang kwento mo, siya yung madalas nagpupunta sa inyo, naglilinis ng bahay, nagkukumpuni ng kung ano-ano, nagta-tricycle driver pa. Diba malaking adjustment yun sa kanya? Pagpapaliwanag pa ni Feli. Yun na nga eh, baka isang araw mapagod na lang siya. Magising na lang siya na pagod na siya. Ayaw na niya. Sambit pa ni Hennessy. Ang nega mo naman, te. Wala pa nga eh, pinapangunahan mo na. Sambit pa ng kaibigan. Hindi pa nga nagsasabi sa akin na mahal ako eh. Puro lang paramdam. Dagdag pa ng dalaga. Tangix, sa tingin mo may matinong lalaki na gagawin ang lahat ng ginagawa niya kung hindi ka niya mahal? Mahal ka nun, no? Sambulat pa ni Feli. Maniniwala lang ako dyan kapag nanggaling na mismo sa bibig niya. Tugon naman ni Hennessy. Paano kung one day magtapat na siya? Anong isasagot mo? Pagtatanong naman ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung paano ako magsasabi. Pero sa totoo lang, mahal ko na siya. Hindi man siya magtapat pero napaka-effective ng ginagawa niya. Hindi lang para sa akin ha, kundi pati na din sa pamilya ko. Gustong gusto siya ni itay. Ganun din yung mga kapatid ko. Sabi pa ng dalaga. Ang kinakatakot ko lang talaga ay ang magiging ako kapag naging kami. Baka mamaya ma-realize niya na hindi na ako bagay sa kanya. Ayokong masaktan. Ang dami mo kasing iniisip na kung ano-ano, te. Huwag kang negative. Parang hindi ikaw si Hennessy na kilala ko, ha? Mahina ka pala pagdating sa pag-ibig, te. Go lang ng go. Push lang. Paano mo malalaman ang sagot sa tanong na yan kung hindi mo susubukan, diba? Pag-i-explain ka pa ni Feli.
Sa pagkakataong ito ay tila natauhan si Hennessy. May punto naman ang kaibigan niya. Paano nga ba niya malalaman ang sagot kung hindi niya susubukan? Kaya naman ang hapong yon, sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. Kapag dumating ang pagkakataon na magtapat si Hero sa kanya, alam na ng kanyang puso ang kanyang isasagot. Nang gabing yon ay tila imbyerna si Hennessy. Kanina pa lamang hapunan ay halata nang naiirita ang dalaga. Paano nga ba naman kasi ay maghapon na wala man lang paramdam si Hero? Walang text o wala ding tawag. Sa kanyang paghiga sa kama, napaisip siya. Baka na-realize na niya na hindi kami bagay para sa isa't isa. Baka naisip niya na hindi akong babaeng nararapat sa kanya. Baka hindi niya talaga ako mahal. Mangiyak-ngiyak pang sabi ni Hennessy sa kanyang sarili. Bago pa man tuluyang pumatak ang mga luha niya ay nakarinig naman siya ng tunog ng gitara mula sa labas ng kanyang bintana. Kasunod nun ay meron siyang narinig na magandang boses. Boses ng isang lalaking umaawit. Maya-maya naman ay sabay na pumasok sa kanyang kwarto ang kilig na kilig na mga kapatid. Ate-ate, bumangon ka dyan! May nanghaharana sa'yo! Bangon na, dali! Nananabik pang sabi ni Althea. Dali na dyan, ate! Tumayo ka na! Dugtong naman ni Vina. Nagmamadali namang bumangon si Hennessy at saka dumungaw sa bintana. Tama nga siya ng hinala. Ang lalaking nang haharana sa kanya ay walang iba kundi si Hero. Tuluyang napawi ang lungkot at pagkadismaya na naramdaman ni Hennessy kanina. Agad itong napalitan ng tuwa at saka kilig. Matapos umawit ang binata, ay nagmamadali namang lumabas ng bahay si Hennessy samantalang nananatiling nakasilip ang dalawang kapatid sa bintana. Pagkatapos kumanta ay pinatong ni Hero ang gitara sa lamesang naroon at saka naman kinuha ang bouquet of flowers na nakapatong doon. Hennessy, for you. Sabi pa ni Hero. Salamat. Honestly, after all these years, hindi ko alam kung capable ba talaga akong magmahal. Hindi ko alam kung tunay na pakiramdam ang umiibig. Until I met you. From that day, hindi ka na nawala sa isip ko. Mula sa muntikang aksidente, hanggang sa pagiging mascot girl mo. At ngayon, mas lalong tumindi yung nararamdaman ko sa'yo. Siguradong sigurado na ako na ikaw lang ang sinisigaw ng damdamin ko. Ikaw lang, wala nang iba, Hennessy. Mahal kita. Mahal na mahal. Sinserong pagtatapat ni Hero. Naiyak si Hennessy sa mga binitawang salita ng lalaki. Napasalo siya sa kanyang bibig at saka niya niyakap ang binatang nasa kanyang harapan. Mahal din kita, Hero. Mahal na mahal. Tugon naman ni Hennessy. Maya-maya ay marahang hinagkan ni Hero ang mapupulang labi ni Hennessy. Doon ay mas naramdaman nila kung gaano kabusilak ang mga puso nila para sa isa't isa. Mas nauna pang kiligin ang dalawang kapatid kanina na nakadungaw sa bintana. Naging magkasintahan na nga si Hero at Hennessy. Ito ang naging pinakamasayang bahagi ng buhay nilang dalawa. Sa paglipas ng mga araw ay mas lumalalim pa ang pagtitinginan nila. Mas naging motivated pa si Hero sa trabaho dahil sa nariyan sa kanyang tabi si Hennessy na nagpapasaya sa kanya at laging nakasuporta sa kanya during bad days. Ganon din naman si Hennessy. Hindi niya alintana ang hirap ng trabaho dahil laging nakasuporta sa kanyang tabi si Hero. Gayunpaman, pinipilit siya ng kasintahan na huwag nang magtrabaho bilang mascot. Sinabi din ito na siya nang bahalang magpaaral sa mga kapatid niya. At handa din siyang tulungan ng kanyang kasintahan na mapauwi ang nanay nito mula sa Hong Kong. Ano ka ba, Hero? Hindi naman kita sinagot para maging sponsor ng pamilya ko, no? Ayokong isipin mo na sinasamantala kita. Ayokong isipin mo na inaabuso ko ang kabaitan mo. Sinagot kita kasi mahal kita. Kahit ano pang antas mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, may luxury car ka man o wala, mamahalin pa din kita, ha? Paliwanag pa ni Hennessy nang minsan nang mag-offer ng tulong si Hero sa kanya. Hindi ko naman iniisip na ganoon, Hennessy. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Later on, magiging future husband mo ko. Diba sa isang pamilya, nagtutulungan? Wika pa ni Hero. Kaya ko pa naman, hindi mo responsibilidad ang pamilya ko. Malapit na makapagtapos yung mga kapatid ko. Isang sem na lang. Okay na ako na nandyan ka sa tabi ko na nakasuporta. Makita ko lang yung mga ngiti mo. Nawawala na agad yung pagod ko eh. Sabi pa ni Hennessy sabay haplo sa makinis na pisngi ni Hero. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, ha, nandito lang ako. Huwag kang mahihiyang magsabi, okay?
paggagarantiya pa ng kasintahan. Yes po, magsasabi ako once hindi ko na kaya. Promise. Pero ngayon, samahan mo muna akong magmaskot sa isang birthday party. Wika pa ni Hennessy sabay hila sa binata. Masaya si Hero tuwing nakikita si Hennessy suot ang maskot. Natutuwa siya kapag nakikitang nagpe-perform ito sa harap ng mga bata. Alam niyang ito ang pasyon ng dalaga. Ngunit batid din niya kung gaano kahirap ang trabahong ito. Trabahong iba sa pangkaraniwan. Trabahong hindi madali. Trabahong mabigat. Ngunit kinakaya ni Hennessy para sa pamilya. Nang sandaling yun naman habang suot ni Hennessy ang Minnie Mouse mascot, tila nawala sa kanyang paningin ang kasintahan na kanina ay pinapanood pa siyang mag-perform. Alam niyang nasa isang sulok ito at masaya siyang pinapanood habang pinapasaya ang mga bata. Nagtaka siya kung saan nagtungo ang kanyang kasintahan. Maya-maya naman ay bigla na lamang nagsalita si Miss Paloma na siya ding host ng birthday party na yon. "Mga bata, gusto niyo bang makitang may kapartner si Minnie Mouse?" tanong ni Miss Paloma sa mga bata. "Opo!" sagot naman ng mga bata. "Gusto niyo ba na may kasamang sumasayaw si Minnie Mouse?" pag-uulit pa ni Miss Paloma. Nagtaka naman si Hennessy habang nakasuot ng kanyang costume na yon. Wala naman sa napag-usapan na may makakasama siyang isa pang mascot sa gitna ng kanyang performance. "Okay kids, please help me welcome Mickey Mouse!" sigaw ni Miss Paloma habang pumapasok naman sa entablado ang isa pang mascot. Mascot na nakabihis bilang si Mickey Mouse. Lumapit kay Hennessy ang mascot na yon. "Hello?" sambit nito. Kaagad namang nabosesa ni Hennessy ang lalaking nasa loob ng mascot na yon. Walang iba kundi si Hero. "Hero?" gulantang nasabi ni Hennessy. Tumango lang naman ang mascot. Maya-maya ay bigla na lang tumugtog ang masayang musika. At nagsimula na ngang umindak ang Mickey Mouse mascot. Nagpakitang gilas ito sa paggiling, pagkembot at pagindak. Napangiti si Hennessy at napailing. "Hinahawan mo ako ah," bulong pa niya. Kasunod ay hinigitan pa niya ang paggiling at pagkembot ni Mickey Mouse. Tuwang-tuwa naman ang mga bata. Walang humpay ang tawanan at kasiyahan ng mga ito. Pagkaraan ng masiglang performance na yon, bigla na lamang hinubad ni Hero ang ulo ng mascot na suot niya. Doon nga ay tumambad kay Hennessy na tama nga ang hinala niya. Si Hero nga ang nasa likod ng Mickey Mouse mascot. Maya-maya ay tila alam na ni Miss Paloma ang mangyayari. Inabot niya kay Hero ang mikropono. Nagtaka naman si Hennessy sa mga pangyayari. Maya-maya ay bigla na lamang nagsalita si Hero. "Hennessy, mahal ko. Hindi ko na kayang patagalin pa. Ikaw ang pumukaw sa puso ko. Ikaw ang dahilan kung bakit walang araw na hindi ako nahangiti. Ikaw ang dahilan kung bakit araw-araw akong masaya. You brighten up my day. You make me smile. And you make my day complete. Hennessy, mahal na mahal kita. Mamahalin kita hanggang sa pagtanda natin. Hennessy, will you marry me?" Sinserong sabi ni Hero habang inaabot ni Miss Paloma ang maliit na box na yon sa binata. Marahan naman na inubad ni Hennessy ang ulo ng mascot ni Minnie Mouse. Tumambad naman sa lahat ang umiiyak nitong itsura. "Hero, mahal na mahal din kita. Yes, I will marry you." Masayang tugon naman ni Hennessy. Nang magyayakap na sana, parehong tumalbog ang dalawa dahil sa laki ng mga costume na suot nila. Natawa naman ang lahat kabilang na ang mga bata sa nangyari. Hindi naman nagtagal ay nagpakasal na ang dalawa. Isang simple at intimate wedding na imbitado ang pinakamalalapit nilang kamag-anak at kaibigan. Sa wakas nga ay nakauwi na din ang ina ni Hennessy, kaya mas lubos-lubos pa ang kaligayahan ng dalaga. Suot ang isang simple at eleganteng white wedding dress ay lutang na lutang naman ang angking ganda ni Hennessy, samantalang kitang-kita din ang pagiging simpatiko ni Hero sa suot nitong white tuxedo. "And now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride," sambit ng pare pagkatapos ng seremonya ng kasal. Marahang inangat ni Hero ang belo ni Hennessy at saka banayad niyang hinagkan ang mapupula at malalambot nitong labi. Ang halik na nga na yon ang naging simbolo ng pagsasama ng dalawa habang buhay. "I love you, my mascot girl," sinserong sambit ni Hero. "I love you, my hero," tugon naman ni Hennessy. Hindi nagtagal ay biniyayaan ng dalawa ng kambal na anak.
Ito naman ang mas nagpatibay at mas lalo pang nagpasaya ng kanilang binubuong pamilya. Nakapagtapos din ang pag-aaral ang dalawang kapatid ni Hennessy at ngayon nga ay nagtatrabaho na sa kumpanya ni Hero. Permanente na ding nakauwi sa Pilipinas ang kanyang nanay. Tulad ng kanyang pangako, ay binigyan niya ito ng sari-sari store katulong ang kanyang ama. Nagpursigi si Hennessy na makatapos ng pag-aaral at kalaunan ay nagtayo ng sarili niyang events company. At tunay nga ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado at antas ng tao sa buhay. Tadhana ang siyang naglalapit sa dalawang taong nakalaan ang mga puso para sa isa't isa. Sabi nga sa Proverbs chapter 22 verse 2, "The rich and the poor have a common bond. The Lord is the maker of them all." Wakas! Isa na namang kwento ang nagpakilig sa ating lahat ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga istorya araw-araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ng mga kwentong punong-puno ng aral, inspirasyon at pagmamahal. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.